paalala lamang. Itong mga kwentong ito ay ibinahagi ng mga estudyante, faculty, at mga trabahador ng universidad na ito. Walang patunay kung may katotohanan ba ang mga ito o wala. Ikaikwento ko ang mga storyang ito sa kung paano ito naikwento sa akin ng aking mga kakilala. Kung narinig mo na ito dati, mainam para sa'yo. Pero kung hindi pa, handa ka na bang matakot? Ang Ateneo De Manila University ay naitatag noong 1859 nang ginawa ng mga Heswitang Espanyol ang Eskwela Municipal de Manila. Sa loob ng mahigit sa 100 taon, hindi ka naman na siguro magtataka kung may mga kakilakilabot na pangyayaring maganap sa loob ng universidad na ito. Hindi natin sa kung anong paraan sinisiraan ang pangalan ng prestihiyosong eskwelahan na ito. Nais lamang nating malaman kung kagaya ng ibang eskwelahan at universidad, may mga pangyayaring paranormal din ba ang nangyayari dito? Kung nakatira ka sa dormitoryo at ang iyong paliguan ay tinatawag nilang common, baka magbaka sakali kang maligo mag-isa pagkatapos mo itong marinig. Isang estudyante di umano ang nagpunta sa kanilang common shower upang maligo. Pumasok ito sa loob nang hindi na tinitignan kung may tao ba o wala. Tahimik ang lugar at maririnig mo lang ang mangilang-ngilang patak ng tubig na nagmumula sa shower papunta sa sahig. Malalaman mo naman kung may tao ba sa loob ng cubicle o wala. Pumasok ang estudyante sa loob ng unang cubicle malapit sa pinto. Ayaw man niyang aminin, may kaunting takot siyang nararamdaman sa tuwing pumapasok siya sa common shower area ng dormitoryong ito. Hindi mapalagay ang kanyang kalooban sa tuwing naglalagay siya ng shampoo sa kanyang ulo at natatabunan ng sabon ang kanyang mga mata. Kahit mahapde, pinipilit niyang palagi ang dilat ang kanyang mga mata kung sakali man na may makita siya. Habang nagsasabon siya ng kanyang katawan, may bigla siyang narinig na pumasok sa loob ng katabing cubicle. Hindi niya ito masyadong pinansin dahil common shower area naman iyon at normal na may pumasok sa loob ng cubicle nang walang pasabi. Pinagpatuloy nito ang paliligo nang bigla siyang may naamoy na parang amoy ng usok ng sigarilyo. Napakalakas ng amoy nito na parang bumabalot sa kabuuan ng shower area. Nakiusap ito sa tao sa kabilang CR na kung pwedeng huwag nang manigarilyo sa loob dahil bawal iyon at baka mahuli siya. Pero wala. Katahimikan lang ang kanyang narinig. Ipinagpatuloy nito ang paliligo at naalala ang isang kwentong nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Isang semestral break, isang estudyante ang nabaril at napatay. Sinasabing patuloy pa din daw sa paggala ang kaluluwa ng estudyanteng ito doon at ang palagian daw nitong tambayan ay ang common shower area kung saan ito madalas manigarilyo. Dali-dali niyang tinapos ang kanyang paliligo at nang nagpapatuyo na siya ng katawan, narinig niyang biglang bumukas ang shower ng katabing cubicle. Napalunok na lang ito sa kanyang narinig. Tinapangan na lang niya ang kanyang loob at tinignan ang katabing cubicle. At doon, wala siyang nakitang tao. Pero bukas na bukas ang shower at amoy na amoy pa din ang sigarilyo
sa loob ng shower area. Kung tatanungin mo ang mga estudyante ng universidad na ito kung ano ang pinaka nakakatakot na building sa kanilang eskwelahan, unang-una sa listahan ang Old Communication Department Building, na kung saan nakakakita sila ng kaluluwa ng isang ina at bata na palagi ang nasa hagdan papunta sa second floor. Mayroon ding nagsasabing may nakikita din silang pari na naglalakad din sa second floor ng building na ito. Palagi ang daw nitong pinapaandar ang motion sensor camera. Pero kapag tinitignan naman ito sa CCTV, wala namang tao. Ngunit isa sa pinakapopular na kwento mula sa building na ito ay ang kwento ng isang security guard na nag-CR sa second floor. Isang gabi, habang isinasarado ng janitor ang entrada ng building na ito, nakiusap ang isang security guard na kung pwede bang gamitin muna ang CR sa second floor. Pinayagan siya nito na gamitin ang CR. Umakyat ang guard sa second floor at sinundan naman ito agad ng janitor upang tignan kung ayos ba ang lahat. Nakita ng janitor na lumabas na ng CR ang guard at dali ang tinignan ng loob nito upang i-check. Sa gulat ng janitor, punong-puno ang loob ng CR ng dumi ng tao. Nagkalat ito sa sahig at sa mga pader. Dali ang pinuntahan ng janitor ang security guard at tinanong kung bakit ganoon ang ginawa nito sa comfort room. Nagtaka naman ang guard at sinabing malinis naman daw iyon ang kanyang ginamit hanggang sa makalabas ito. Nagtaka silang dalawa at iginiit ng guard na wala siyang kinalaman doon. Hindi naniwala ang janitor sa eksplanasyon ng guard hanggang sa tumalikod ito. Nakita ng janitor sa likod ng uniforme ng security guard ay imprenta ng isang kamay na gawa sa dumi ng tao. Isa ang Bellarmine o sa Italiano, Bellarmine, sa pinakamatandang estruktura sa universidad na ito. Marami-rami na din ang mga kwentong naririnig mula sa mga estudyante mula rito. Isa sa pinakasikat na kwento ay ang babaeng kumakaway kapag dadaan ka dito sa gabi. Ayon sa kwento, isang gabi, isang lalaki ang naisipang mag-jogging sa loob ng eskwelahan. Ilang minuto na din itong tumatakbo hanggang sa mapadaan ito sa building upang magpahinga. Kinuha niya ang kanyang baong tubig mula sa kanyang belt bag at uminom. Habang umiinom ito, napansin niyang parang may tao sa di kalayuan na panayang pagkaway sa kanya. Hindi na niya ito pinansin at patuloy lang ito sa pag-inom ng tubig. Matapos uminom, ibinaba niya ang kanyang water bottle at tinignan lang ang building habang nagpapahinga. Sa di kalayuan, nakita na naman niya ang taong ito na kumakaway sa kanya. Pero ngayon, mas malapit na ito. Malapit na ito upang maaninag na isa itong babae na kumakaway. Hindi lang niya ito pinansin pero habang nakatitig ang lalaking ito sa taong kumakaway sa kanya, napansin niyang palapit ito ng palapit. Inisip na lang ng lalaking ito na baka dala ng pagod kaya niya ito nararanasan. Ilang sandali pa,
Uminom ulit ito ng tubig mula sa kanyang water bottle. Napapikit ito sa ginhawang dala ng iniinom niyang tubig. Matapos nitong uminom, laking gulat niya nang ang kaninang babaeng kumakaway sa kanya. Sa di kalayuan, ay kumakaway na sa kanyang harapan. Ang nagdarasal, nakaluluwa. Nangyari itong kwentong ito sa hagdan ng gusali kung saan matatagpuan ang mga grade 6 students. Isa sa mga sikat na kwento patungkol sa gusaling ito ay ang kaluluwa ng isang babaeng na pabalitaang ibinigti sa mismong hagdan ng gusaling ito. Ngunit bago siya mamatay, ang huling ginawa niya ay magdasal. Ngunit ang posisyon niya habang nagdarasal ay siyang posisyon niya hanggang bawian siya ng buhay. Naging tuksuhan sa mga magkakaklase na hamunin ang isa't isa na kitain ang kaluluwa ng babaeng ito. Kahit wala na sa grade 6 ang ilan sa mga estudyante, patuloy pa ding namumutawi sa kanila ang mga katuwaang ginagawa nila, lalo na kapag naghahamunan kung sino ba sa kanila ang pinakamatapang. Isang hapon, may mga grade 6 na ginawa ang hamunang ito. Limang magkakaibigang hindi pinaniniwala ang meron nga talagang gumagalang kaluluwa sa kanilang gusali. Ayon sa mga kwento, upang makita mo daw ang babaeng ito, kailangan mong magpunta sa hagdan ng mga grade 6, gayahin ang pagdarasal ng kaluluwang ito, at yun, makikita mo na siya. Ganun kasimple. Alas 6 ng hapon, nagsimula na silang magtulakan kung sino bang mauuna. Pupunta sila ng isa-isa, mag-aaktong magdarasal at titignan kung lalabas ba ang kaluluwang ito. Ganadong ganado ang apat sa kanila, ngunit ang isa naman ay ngatog na ngatog ang tuhod sa takot. Dahil sa takot ay nagpahuli na ito, dahil kung magpapakita man ang kaluluwa sa isa sa kanyang mga kaklase ay hindi na siya tutuloy. Natapos na ang tatlo sa kanila at yung pang-apat ay kasalukuyang bumabalik na rin. Unti-unting umaakyat yung kamba ng estudyanteng ito habang papalapit ang kanyang kaibigan. O ikaw na, wala bang multo? Malalaman mo. Dahan-dahan siyang pumunta sa hagdan at nang makarating ay umaktong magdadasal. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tinutuhan ng magdasal na. Hanggang sa maya-maya, may narinig siyang tunog ng taong dumidikit sa kanya. Hinigpitan niya ang pagkakapikit. Inisip niya na baka tatakutin siya ng kanyang mga kaibigan. Ngunit iba ang narinig niya. Pagtangis. Boses ng isang babaeng damang-dama mo ang pagdurusa mula sa kanyang pag-iyak. Nilakasan na niya ang kanyang loob at inisip na isang guni-guni lang ito at dala lang ng matinding takot na nararamdaman niya. Sabi nga raw nila, mientras natatakot ka, lalo silang magpapakita. Sa madaling sabi, gawa-gawa lang ng isip natin ang mga katatakutang ito. Kaya dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata upang tignan kung sino ba yung nagbibiro sa kanya. Nagulat siya nang makita niya ang isang babae sa kanyang harapan. Nakabaliktad dito mula sa hagdan. Ang ulo ay nakasayad sa baitang nakapantay ng mukha niya, habang nakabali naman ang katawan at paa sa mga baitang sa taas.
Ayon pa sa kanya, para nga daw itong nakabending pababa habang nagdadasal at umiiyak sa harapan niya. Parang naubos nga daw ang dugo niya sa nakita niya. Nagsisigaw ito paalis sa hagdan at halos masuka sa sobrang takot at hingal pagkakita sa mga kaibigan niya. Hindi niya maipahiwatig ang nakita at inaya paalis ang kanyang mga kaibigan at nagtatakbo palayo sa lugar na yun. Hindi na nalaman pa kung ano ang mga sumunod na nangyari. Ngunit kung magagawi ka dito, mag-ingat ka kung magdadasal ka. Ang kaluluwa ng jogger sa Cervini Dormitory. Normal sa mga estudyante ng Ateneo De Manila University na makakita ng mga nagja-jogging sa labas gabi-gabi. Kaya hindi nila ito madalas na ikinokonekta sa mga pangyayaring paranormal. Kaso mag-iiba na ang kwento kapag nakatira ka sa Cervini Dormitory. Gabi na noon at nagbabasa ang isang estudyante sa tapat ng bintana. May ilaw naman na maaanina galing sa labas. Kaya makikita mo yung mga tatabing sa liwanag. Sa kalagitnaan ng pagbabasa, napansin niyang may napapadaan-daan sa harapan niya na parang nagja-jogging. Katulad nga ng sinabi ko kanina, normal sa kanila na makakita ng ganon kahit sa gabi pa. Dahil karamihan naman ang nagja-jogging sa paligid nito ay ayaw din namang mangitim dahil sa araw. Nagtagal yon ng ilang minuto na nagpapabalik-balik ang taong ito. Dahil nadidistract na ang estudyante, tumingin siya sa bintana at nakakita ng isang lalaking tumatakbo sa harapan niya. Hindi niya pinansin yon at bumalik na sa pagbabasa. Hanggang sa maya-maya pa, napatigil ito sa pagbabasa at napaisip. Hindi maaaring makakita siya ng nagja-jogging mula sa dorm niya. Dahil ang katotohanan, nasa ikalawang palapag siya ng gusali. Napatulala ang sudyanteng ito habang nakikita pa din ang pagtabing sa liwanag ng nagja-jogging sa labas. Napapalunok ito sa takot sa kanyang naisip. Nang tumingin ito sa labas, biglang nawala ang lalaki. Dali-dali niyang tinabingan ang bintana at natulog na lang kesa naman lumala pa ang sitwasyon. Mabuti na nga lang at hindi siya dinungaw sa bintana. Day with the Lord. Sa high school ng Ateneo, may spiritual activity na tinatawag ang mga junior high school na Days with the Lord. Tatlong araw yon na retreat na laging pinuputakte ng kwentong kababalaghan, lalo na kapag ang bilang ng isang batch ay hindi sakto. Kumbaga, odd number o hindi pwedeng pagparis-parisin ang mga magkakasama. Sakto namang isang batch ang naka-attend na odd number ang bilang. Habang nagdadasal daw sila ng sama-sama, nakarinig sila ng isang taong palakad-lakad sa paligid. Malakas ang mga yabag ng paa nito na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng lugar. Inakala nila nung una na isa ito sa mga facilitators kaya walang nagre-react ng kakaiba. Hanggang ang isa sa kanila ay bahagyang idinilat ang kanyang mata matapos magdasal. At laking gulat niya nang makakita siya ng isang taong nakabalot ng telang pula. Ayon sa estudyanteng ito, seda daw ang tela ng palakad-lakad na yon. Pinigil niya ang kanyang sarili nung una, ngunit nung mapansin niyang unti-unti itong lumalapit sa kanya, dahan-dahan ding umakyat ang kilabot sa buo niyang katawan, lalo na nung huminto ito sa kanyang harapan. Napalunok na lang ito sa takot at sinubukang itakip ang kanyang kamay sa mukha. Ngunit hindi talaga nito matiis na hindi makita kung ano o sino ba ang nasa harapan niya. Kaya ang sumunod niyang ginawa ay unti-unting sumilip sa pagitan ng kanyang mga daliri at laking takot niya nang makita ang mukha ng isang galit na lalaki
na nanlilisik ang pulang-pulang mga mata nito na nakasilip din sa pagitan ng mga daliri ng estudyanteng ito. Nagsisigaw siya sa takot na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ngunit, dagli anamang nawala ang aparisyon. Hagdan sa Sacred Heart Novitiate Building. Isa siguro sa mga pinakasikat na urban legend patungkol sa Ateneo De Manila University ay ang tila walang hanggang hagdan na matatagpuan sa Sacred Heart Novitiate Building. Ang kwento patungkol sa hagdang ito ay sikat na sikat sa mga retreat goers, lalo na kapag binabalaan nila ang mga ito na huwag kung saan saang magliliwaliw. Maraming kwento na ang lumabas patungkol dito, ngunit ang ibabahagi ko sa inyo ay ang orihinal na karanasan kung saan nagmula ang lahat ng katatakutan. Gabi na noon ang mag-explore ang isang grupo ng mga estudyante. Pinlano nilang gawin ito umaga pa lang at napagdesisyon ng gawin ang pag-explore kapag tulog na ang karamihan. Inisip nila na isa itong ghost hunting at para maging exciting din ang kanilang pag-iikot-ikot. Dahan-dahan silang lumabas mula sa dorm at pumunta na ng hagdan. Hindi din nila maintindihan, ngunit may kakaiba silang puwersang nararamdaman pababa sa hagdan na yun. May nag-aalinlangan pa nga na huwag na lang daw nilang ituloy at baka mahuli sila at mapagalitan pa. Ngunit nandun na sila, bakit pa ba magba-back out? Lakad lang sila ng lakad pababa ng hagdan na tumagal din ng ilang minuto nang ang isa sa kanila ay mapansin na ito. Teka, parang kanina pa ata tayo bumababa ah. Galing lang tayo sa third floor, eh ang tagal natin makarating sa first floor. Nagtinginan silang magkakaibigan at sabay-sabay na pinagtakhan ang tila walang hanggang pagbaba nila mula sa third floor hanggang first floor gamit ang hagda na yon. Ngunit hindi naman nila itinuo ng kanilang pansin sa isang pangyayaring paranormal. Wika pa nga ng isa, eh dahan-dahan lang kasi tayo naglalakad. Tsaka ilang steps din to, kaya huwag ka na magreklamo. Bilisan na natin. Ilang minuto pa ang lumipas at naglalakad pa din sila pababa ng hagdan nang may mapansin na silang kakaiba. Teka guys, hindi na to normal. Minto sila panandali at tinignan ang paligid. Tignan nyo to. Kanina ko pa nakikita tong painting ni Jesus Christ. Bawat ikot natin sa hagdan na to, akala ko nung una iba-iba yung painting eh, pero nung may tinandaan akong parte nung larawan, eh parang iisa lang siya. Ibig sabihin ba? Ibig sabihin, kanina pa tayo paikot-ikot dito. Kakaibang takot ang bumalot sa magkakaibigang ito. Dali-dali silang nagdikit-dikit at tinignan ang paligid kung may makikita ba silang mga kakaibang nilalang. Mabuti na lang at naisip ng isa sa kanila na balikta rin ang suot nilang mga damit upang mawala ang kakaibang sumpa ng hagdang ito, na patuloy silang inililigaw at ibinabalik sa kaparehas na pinanggalingan. Nang mabaliktad ang mga kasuotan, nagdali-dali silang bumalik sa ikatlong palapag at hindi na lumabas muli hanggang mag-umaga na. Maraming salamat sa pakikinig ng mga kwento natin ngayong gabi. Kung may mga nakakakilabot kang karanasan sa inyong pamantasan o kolehiyo, maaari mo yung ipadala sa mga links na nasa description box ng video na to. Habang nandyan ka, huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification bell. Isa pa ay ishare ang ating mga videos na talagang makakatulong ng malaki sa ating channel. Yun lamang, magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.